Hey, you gotta say welcome back to my channel. It's not actually a vlog, but today is a live of the Philippine passport holders mobile validity extension here at the Disabled Club in Hawali area. Kung alam niyo kung saan sila nagawa tennis badminton every Friday dito yon. Ito yung gym and we are here at the field kasi sobrang dami. There's a lot of no problems kasi at the Philippine Embassy. Actually the Philippine Embassy is not really a problem, but the COVID kasi has made a lot of visas expired na kasi there are different closures, different timings. Ang daming problema. And then the past 3 weeks they were closed. Tingnan niyo sa likod ko. That's the first half of the 1,000 who've been here since 5 o'clock in the morning. Some of them came at 5:30. Sobrang dami pang tao sa labas. And even to get a parking, I had to walk all the way there, drive all the way there to get a parking, and then walk like a mile para lang sa Disabled Club, and then to get this covered for you. I'm here with Ricky Laxa, the GMA news correspondent of, asa na siya? Si Sir Willie pala yun. Kamukha ni Ricky Laxa. Si Sir Willie pala yun. So I'm here with Ricky Laxa. He's gonna cover his news. He invited me to vlog this, but I think the more effective way of doing this is actually putting this on live instead of the vlog today. So we're gonna be interviewing some of the people who are here. Hindi natin sila lahat may interview. There are like more than 1,000 now, I think. We're gonna be interviewing random people for the problems and that they have faced actually during the COVID kasi ang dami natin problema sa validity or extension ng passports natin. And then the ICAMAs, the ICAMA is like a residency. It's called residency in English. For Kuwaiti residents, for Kuwaiti workers talaga, for Kuwait workers na nandito ng mga Filipinos. So validity and extension of visas have been a problem the past couple of months since the COVID time. Sobrang grabe yung jam-packed today at the stadium. Ito yung stadium part ng Disabled Hawali Club. Ayun. So, I don't see Ricky, but we're gonna go through the crowd. Actually, I've already interviewed some of them for the vlog, but I think, yeah, as I said, it's more effective to put this on live now. I'm just... Joby, please do me a favor of sharing the videos. Actually, ako lang yata yung vlogger dito with Ricky Laxa, the GMA7 that's here to cover. He's not invited anyone else. So, paki-share na lang po. I have my other mobile. I don't have the other hand to actually share on all my sites. Yun, Joby, please do that favor for me. Ang aga ko nandito ah. I had a parking. Oh, yeah, there you go. That's Ricky Laxa walking. I'm gonna switch the camera to him. Here you go. That's Ricky Laxa. Yeah. Nila-live ko na, Ricky. Nila-live ko na siya. I'm just gonna attach my ano. Here's my other mobile. Hindi naman. Pero doon sa labas. Hindi na pinapakita. Pasok agad. Meron ka dito? Babalik ka! Dito. Pag sinabi mo, kukuro na sila. Kaya so earlier, na interview natin si Vice Consul. He said that the people who are here are actually with expired visas. Yung expired visas that are until today, ha. Yung, but if your visa is gonna expire next week, tomorrow ka na pumunta. Kasi sobrang dami ng tao ngayon. So hindi nila ma-accommodate lahat. And so sa lahat ng mga mamamasay pa from the farther areas of Kuwait especially, huwag kayo ngayon pupunta if your visa hasn't expired yet. Ha, kung next week pa, tomorrow pa kayo pupunta. These people have expired visas until today. So yun, expired visas from the past months until today. Kaya huwag kayong pupunta kung hindi pa expired yung visa nyo. As in literally, if your visa expires tomorrow, in the following week, pumunta kayo tomorrow. Tapos, that's up for tomorrow. Who are gonna show up is... are the visas that are expiring from tomorrow until Friday. Ano bang date ang Friday? Today is 5 and another 7 is 12.
And then Friday, sa susunod na Friday, who are gonna come are those visas expiring tomorrow until Friday. Yun nga, until Friday. And then Saturday yata, same schedule ulit. Yung the coming week naman. Sa kagaya ngayon. Ang dami nila ha. Pakita natin. Yun nga, sabi ko nga, you cannot come here, or don't, you don't have to come here kung hindi pa expired yung visa nyo. Literally until today. Kasi kung next week pa naman, next week na kayo pumunta. Or starting tomorrow and next week na rin kayo pumunta. That's a Friday. At teka lang, parang na-confuse ako. Wait lang. So the visas that are expired from the previous months until today, eto sila mga nandito. Tapos if your visa is expiring tomorrow until Friday, which is Feb 12, next week, dito kayo pumunta bukas. Kayo lang ang tatanggapin din bukas. So yung mga excited that wants to come here, na hindi pa naman talaga expiry until today, wala, hindi kayo papapasokin. Do not ever attempt. So sayang lang yung pamasahin nyo, sayang yung effort nyo to actually wake up in the morning. Sobrang aga. Some of them have been here 5:30 pa. Ayan. Kuya, what's your problem pa with the visa? Pass na talaga? Expired na talaga? When? Yung pang July pa. Na. July pa? So wala kang nakuhang walk-in schedule or something? Hindi ka kumuha. O kasi grabe yung walk-in naman, wala din naman. Oh. And then tapos, so grabe yung stress mo. Yeah. Oo, kasi diba, syempre, we're here with the ICAMAS, dapat eh. Saka pati ano, saka yung tawag doon yung, ano ba yun, naka-live? Oo, naka-live. It's okay kasi ako lang naman ang vlogger dito and Ricky Lacks of GMA. Oo. So, anong nangyari sa'yo? Hindi kasi yung visa ko kasi hindi ma-transfer kasi gawa nga ng passport. Di ba ang hirap naman nung kumuha ng schedule ng appointment. Kasi yung walk-in nila, mag-fill up ka sa embassy pagkatapos inabot. Tatawagan ka lang. Oo, hindi ka naman tatawagan talaga, no? Oo. Yun nga. But anyway, so at least nandito ka na ngayon. Anong number mo? 632. What time have you been here? Ha? Anong oras ka nandito? Mga 6:45. Aga mo, no? Yung iba nga, nung walk-in pa lang sa embassy, 5 o'clock, 4 o'clock, nandun na sila. Dapat mga kapag ka na. Oo, pero at least nandito ka na. Matatapos na sana. Inshallah, matapos before. I don't think matatapos ng lunch ito sa ganito kahaba. Oo, thank you, kuya. Ikaw, ate, ano po? Expired na yung visa mo? Expired, okay, expired po yung residence ng anak ko. Oh, okay. So sa anak mo naman to. They don't have to show up here. Kasi diba, akala ko dati, in person talaga, kahit bata. Mm-hmm. Kahit nga infant, dinadala. Ngayon, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. I mean, hindi kailangan na dalhin sila. Okay. Kasi, ganun nga ang alam ko dati. At tingnan mo, may dala din akong dokumento. May dala din akong dokumento, but I can't be renewed, I think, because kailangan ko babalik tomorrow because nga, my visa is expiring Feb 10 pa. Oo, unlike you, expired na talaga, so kailangan. Oo, thank you. Ayan. So, ayan, yung mga form nyo, saan nyo po kinuha? As in. Kami namimigay ng form? Oo, dito kami nagpapagay. Ayan, kuya. Narinig sa kayo nangangailangan ng papers kaysa magtanong pa kayo. Sige po. Salamat, kuya. Kailangan ko din to. Oo. Kasi sabi ng embassy, di ba, sa announcement nila, you have to bring, you can bring your own and fill out your own, form. Kaya lang sabihin nila, ba't maliit ang amin malaki? Oo, yun nga. Eh kasi syempre A4 dito, mas malaki sa Ay, hindi kasi Philippine yata yung ginamit mo, letter, yung A4 natin. Mas mahaba yan 11.5 ang length niya. Yung amo ko lang nitong nag-xerox. Oo. Kasi inaano niya yung daw. Mga... Tingnan mo, nakasalampak na. Dapat may mga pagkain tayo, magugutom tayo dito. Oh my God. Bawal, pinagbabawal din nila kasi, di ba, delikado ngayon Oo, wag na lang. Ako, may biscuit ako. Tawagin niyo kapag nagutom kayo. Hello po, ate. Ayan. Oh, fill up na po. Good morning po. Sino walang form? May form ako. Grabe, ang aga. Yun nga. Nasa stadium tayo na part ng Disabled Club of Hawali, ha? Sobrang punong-puno na. Actually, when I wanted to come in, hindi nila ako pinapapasok because dala ko yung papers ko because my visa is expiring Feb 10th, which is next week, around Wednesday or Tuesday is Feb 10th.
Ayun, so dapat daw tomorrow ako bumalik. But since I came here, di naman for Ricky Lux. Actually, the first purpose is that Ricky of GMA7 has invited me to vlog this. So yun. Buti na lang, inapasok ako. I don't know if I'm gonna come back to tomorrow. But yeah, anyway, tomorrow pa daw kasi. Dapat, tingnan nyo, very systematic yung pila. Yun. They maintain social distancing. Sa entrance pa lang, talaga, sinisigaw na nila kuya to maintain social distancing. They actually have like a megaphone. Oo, social distancing lang. Sana may mga bound kayo, walang McDonald's din. Dati kasi that's a McDonald's area dati. You go out of the gym, may McDonald's na dyan across the street, pero ngayon wala na. Masa pa naman ako ng kape-kape. Ay, Tagalog form nga pala to. So for the forms, ilink ko na lang below ang ano. Siguro naman may announcement kayo ng Philippine Embassy, and that actually has the link to the forms you can download. And PM me or WhatsApp me at 553-666-49 if you want the form link. Kasi meron din ako nyan. They have the form in both Tagalog and English. I don't know why pinapauso na rin ang Tagalog. No, before lahat naman in English lang. Pero okay din naman yun, helpful din naman. I mean, we didn't need translations before. Kasi especially sila naman tinutulungan. Dinadrop lang sila ng mga amo nila. And most of them, yung mga amos naman hindi naman pinapapasok. Only the Filipino passport holders. Para naman talaga sa atin. I'm just gonna take a round at the... Sa dulo itong linya po. O mga ate, ayan na. Naka-live na siya. Share ko nga muna. Ate, ayan na. Nilive ko na kasi mahirap po yung... Ate! Alas 6 pa yan ha. Partida yan. Partida yan. Alas 6 pala nandito na ganyan ang mga outfit oh. Pang malakasan. Ay kuya, morning po. Sir, sa atin madami, class ka? Oo, Bacolod. Bacolod, no? Bacolod ka? Din ka sa Bacolod? Sa Bata. Sa Bata? Tito ko sa Bata. Sa ano lang ko, lapit lang, sa may 17 lang kami, lapit sa Starbucks. Ah, okay. Oo. Wala ko na. Oo, ito pagbalay ng tagali ah. Oo. Morning. So yun. Buti na lang si Ricky Lux na nag-invite sa akin. Otherwise, I would not be able to come in. Share nga muna natin. Start na kayong... Bro Alex, Chef Alex, thank you. Roland, Arman, if you could share to your friends. Actually, I haven't shared yet to my other pages. Ako lang yata magla-live today. Who's here? There are no other vloggers except for those personal ones na nandito. I'm the only one invited by Ricky Lux and well, I'd like to say the embassy. To cover to vlog this. Oh sige, salamat. Oo, chat na lang basta. Bibiyaon to na lang ng kokos may. Kaya nagpapakita. Yung mga bata ako nakikita earlier eh. We'll have to interview. See, there's a kid right here. She's old enough to understand what she's actually doing here. Hi baby. What are you here for? You're renewing your visas? Oh, okay. Expired na? Yeah, this March. This March. Expiring this March. Eh, buti pinapasok kayo. Because, oo, kasi may bata. Kasi ako, actually, my visa expires next week, Feb 10th. Bukas pa ako pinapunta. Maybe because you have a kid. Kaya gano'n. Kasi yan ang instruction nila. Visas lang na na-expire previously until today. Ito yung pinapasok today. If ang visa mo mag-expire next week, bukas ka pa pupunta. Tapos sa Friday, yun naman na yung mga leftover siguro. Tapos Saturday. Tuloy-tuloy na.
Sino pa walang form pa? May form pa akong extra. Pagod ka na, te. Anong oras ka nandito? 6:30 ah. Nag-almusal ka na ba? Wala pa naman McDonald's. McDonald's yan dati. Sabi ko nga, dyan din ako mag-almusal eh. O, dapat mag-almusal. Maliban sa akin, hindi ako nag-almusal. Hi, morning po. Hello. Visa, ano na rin. Paso na rin. Kailan po nagpaso? Paso na po. November 16. Hello? Ano? November 16. Birthday ko pa. Yeah. Hindi nga, grabe. Tagal na. Tapos nag-walk-in ka before? Yeah, first walk-in. Nandoon ako. Did they call you? Ay, grabe. So drama. Hilong-hilo na ako. Matay na ako sa hilo sa tao. Oo, kasi anong oras dun? Yung mga 4 o'clock pa lang daw. Andun na. Imagine ako 2 o'clock. Nandoon na, pero hindi ko pa rin mabutan ang pila. Oo, tsaka pinapa-fill up lang ng form and then uwi ka na rin naman. Oo. No? Ang aga-aga mo nandun. Ganun lang. Basta, sana. Okay na ito ngayon. Oo, sana abutin tayo ng before at least, no? 5 o'clock or 6 o'clock. Extension nila, kabayan? One year lang? Actually, yung sa company ko din kasi, we require a 2 years extension. Kasi 2 years of visa na kinukuha sa amin. So, pwede mo namang hilingin. But, yun nga, most probably 1. Pero kung hihilingin mo nga, kasi may reason naman eh. Dito sa baba, may reason naman kung anong, ayun, please state reason why you need extension for your passport. Sasabihin mo na lang dyan na I need a 2 years extension kasi nga, 2 years din ang visa ang kinukuha sa'yo ng company, di ba? Ganun na lang. Maging okay na, legal na yun. Oo, kasi ang hirap eh, no? Parang feeling mo naman tago ka. Kaya nga eh. Kasi expired na yung visa mo, hindi ka makagalaw ng maayos. Hindi ka makapunta kung saan mo gusto. Oo. Lagi na kasi nasabihan na huwag ka lumabas, ha? Oo, kasi ang hirap. Ilan month na. Oo. Okay lang yun. So ready ka na sa 6.5 mo? Oo, sabi, ano, buong-buong 6.5 ha, para walang barya-barya na. Di uso ang barya-barya, di ay yung ano, panukli dito. Huwag walang barya, maghanap ka ng barya. Magpabarya ka po sa kanila. Kasi pa, siyempre kasi magpapatagal yun eh. Oo. Magpapatagal niya. Anong oras mo kayo nandito? 7. Ah, kaya andito ka na eh. Kasi yung mga nandun, 6 o'clock pa lang eh. 5:30 nga yung iba, kagaya nun. Wala kasi driver eh, amo. Oo. So, nag-taxi ka lang? Amo, hatid. Ah, hatid. Oo, tapos ang layo pa ng pa ako nga, nag-parking, ang layo ng nilakad ko. Sige po. 22 I think this is gonna take a full round of the, ano, Tingnan niyo, oh. It's a full round of the running track of disabled. Dando na sila, oh. Those are the newcomers. Tapos sa end-to-end, dalawa kasing pila eh. So this is one group. Tapos the other group din doon. So left or right ka lang. But then, yun, may numbers sila. They own, they hold numbers from the entrance they're given already. Yun. Thank you so much for watching, ha. Dumihin na natin. Yung nakaka-share na. Morning po. Morning. Nakaka-share na. Pa-share naman mga friends. I can't share now. Dalawa lang ang kamay ko. It's so hard. It's okay, sir. It's okay. Thank you, sir. Ikot lang ako uli. We're gonna go to that grandstand thing. Parang amphitheater lang, ha. But this is not a running track today. It's a pila track today. Oo, grabe, no? Ito actually ang issue ng mga renewal, Philippine passport renewal. For a couple of years na, there has been a problem. Ang problema lang din talaga, currently, there has been a problem for years na. Ang problema lang kasi last year, we had COVID to face. So, mas dumami ang issues natin. And then, ayun, tos, the Philippine Embassy had to close their, ano, yung location natin sa Sura. That's towards the Gulf Road. 4th Ring Road, yung may mosque area. Hat Mama Malu. Hi, Philippines! Hat Mama Malu, ayun. Teka, pakita natin sila. Ayan. Ay, ang gaganda ng mga outfit. Anong oras kayo nandito po? Oh,
outfitan ito. Alas 5, ganyan ang outfit. Hindi na kayo natulog, ganyan lang. Kailangan mag-effort. Alas 5, bakit kailan nag-expire ang visas? Kailan nag-expire yung mga ikama? Ha, ikama yung sa akin, November. November pa? Oo. Nagpa-schedule ka ng walk-in? 13 yata. Okay, nagpa-schedule ka ng walk-in? May mga walk-in doon eh. Hindi kayo tinawagan? I don't think makakaya nilang tawagan kayo lahat. Amo namin. Oo, ah talaga. Oo, anong nangyari po? May tumawag ba? Wala rin. Oo. Eh, tingnan mo, sobrang dami natin, no? Wala, hindi, kailangan nila maglipat and they've been closed for 3 weeks. So, lalong naipon tayo, no? Kahit ako expired na rin ako next week, but I have to come back tomorrow kasi tomorrow pa yung para sa akin. Kasi ito yung today na nag-expire today and then backwards. Hindi nila ina-accept yung mag-expire pa lang next week. Bukas pa daw. Tapos yung whatever is not processed, yun na yung sistema. Kasi alam nila ang bulto ng tao ngayon eh. So, hatiin muna nila. Yung mga nag-expire previously, last year hanggang today, yun yung i-renew nila. Kung next week ka pa, bukas ka pumunta. Huwag kang pumunta ngayon dahil masasayang ang pamasahit effort mo. Gumising ka na maaga. Expire na lahat noong October 20. October 20. So, ano pong ginagawa ninyo since nag-expire yung visa nyo? You stay home, di kayo nakakagala. Okay naman. Kasama amo, nakakagala. Okay lang. Oh, kasi hindi naman natin check yung mga private cars normally. Ang hirap, no? Anyway, so yun. Stay nila ng 3 months yata yung sa amin, binabayaran nila. 3 months? Oo, 3 months yata. Kaya nung nagpalista ko last week. Ano yung 3 months na binabayaran karama ng Kuwait? Hindi ko alam sa kanila kasi nagano sila ng papis. Oo. Yun daw nila in-extend ni Baba. Eh, di dapat in-extend din ng amo nyo. Pwede namang extension din ng Kuwait ikama. Yun din ang ginawa sa akin ng company ko eh. They had to extend another 2 months kasi next week expire na. Because less than 1 year na rin yung passport ko. So, hindi nila ako marirenew unless you have 1 year of passport validity. Oo. Yun nga. O, sige po. Salamat. Oo. May mga tubig at pagkain. Ayan, may baon. So, ayaw magutom. Teka, kita tayo mamaya. Thank you. Ito naman, dalawang kamay. Okay ka? Ay, Ricky Laksa, oh. Jim, eh, gwapo, no? Shit. Hindi nga. Dahil sa kanya nakapasok ako, minalditohan ako ni Sir Keiko. Kasi naman, hindi kasi, hindi, tsaka kasi, at the entrance, pinresent ko din, syempre, I wanted to go through the normal process, eh. Pag-present ko na yung civil ID ko, next week pa naman daw, so bukas ka na pumunta. Oo. So yun nga sinasabi ko sa kanila, babala. Bukas kayo pumunta kung ang civil IDs, yung residencies niyo are expiring tomorrow and next week. Yes. Yun. Kasi yes. Sobrang bulto ngayon eh. Kaya gusto ko sa'yo eh, accurate yung vlogging mo. Ay, ayan. Bongga, ayan ha. Kaya hindi ka naman nanonood niya na-announce. Nauna na. Uy, thank you sa pagpapasok. Sure. Okay. Interviewin ko nga dito yung may bata. Hoy, 43 viewers. So, good morning, Lodi Malu Reyes. Hello, Philippines. Ayan si Sir. Naka-live na talaga tayo po. Thank you, Sir. Kamusta sa mga taga-Bicol? Ayun, may mga Bicolano. Morning po. Asan yung may baby kanina na wala na si ate? Good morning po. Taga saan kayo, kuya? Sa atin? Saan po? Nasa Marinette, Cavite po. Ah, Cavite ka. Anong problema natin? Visa expired din ngayon. Kailan pa po? Bali po yung passport ko po ay wala na pong 1 year. Kasi kailangan po may tatak yung visa po. Kailangan mo yung 1 year above. Yes, same problem with me. Oo. Pero kailan pa po yung ikama nyo pa, paso? Bali yung ikama ko ay paso na po. Pero binigyan ako ng extension na po, same visa po. Okay, extension na lang. Exactly the same thing that happened to me. They had to extend my ikama for another 2 months to give me time to renew my passport. Yeah. Ang problema, ito nga, we have to wait. Kuya, nagdala ka ng pagkain, walang pabibilan dito. Yung problema natin ngayon, kanina pa ako may problema sa pagkain. Thank you, kuya. Thank you po. Good morning po. Siyempre, paso na yung mga visa. Oo. Kailan pa po?
December pa, nag-walk-in ka? Nag-walk-in kayo? Nag-request kayo? Haven't called? Oo. Ghosting. Ghosting ang love life mo sa passport. Oo. Tapos ngayon, may passport validity pa naman. Okay pa. Ika mo lang talaga. 1 to 10 kayo. Okay, social distancing. 1 to 10. Hanggang 1 to 10. Lalabas din tayo mamaya to show you exactly what's happening right at the entrance of the disabled club. Oo. Yan, oh, sobrang dami. Pero alam ko earlier pa itong mga ito eh. Punta tayo sa entrance. We'll walk you through the entrance area, yung pinaka-entrance ng disabled club. Because sobrang daming tao doon kanina and they will just let go. Doon tayo sa may megaphone kay Sir Kiko. Six and a half. Kay Sir Kiko. Madam po, sorry po. I'm gonna go back to the entrance. Pakita ko sa inyo kung gaano karaming tao din sa labas. Yung numbers yata dito is around ano na. Sorry, shaky yung kamay ko. I cannot bring a gimbal. Kasi ang gimbal ko is mabigat din. Punta tayo kay Sir Kiko. So, makita natin how actually organized they are at the entrance. Ayan na yung entrance. That's the entrance area. Dami nanunood. Pa-share naman po so that Filipinos all over Kuwait would know na kung yung passport nila ay yung visa, ikamas nila are expiring next week. Huwag silang pumunta today, ha? Tomorrow pa sila. Yan. Sampu-sampu na lang pinapapasok because there's really a lot of ano na numbers given already. I think we reached 1,500. Ayan. Ayan. That's the number they're given. Ayan. Ano na pong number niyo, te? 991? Oh my God. Anong oras ka po dumating? Ngayon na? Ngayon ka lang dumating? Oh, okay. Diretso lang po. They will guide you. Oo, diretso lang po. May nag-guide sa inyo. Bali mo na lang. Meron ka na? Number? Oo, yung number niyo po. Ayun, 995 ka na. Sir, paano po pag nawala nila yung number nila doon sa loob? Ay, nawala. Nawala lang, magkakagulo. Ay, nawala. Pag na... Sir, kamukha niyo po si ano, si Major Sukat na ano, General Sukat na Manila, sa totoo lang. Ni Mayor Isko, kamukha niyo siya. Matutuwa yung husband ko kasi lagi pinapanood yun eh. O, yan na, si General Sukat. Meron kayo number? Hindi po, may number. Nag-vlog po kami ni Ricky Laksa ng GMA. Ibinigyan lang ako ni Kuya kasi. Sa... Okay nung magpapagbaka pa rin niyo kayo. Ha? Hindi po. Hindi pa. Next week pa daw ako. Kailangan bumalik daw ako tomorrow kasi Feb 10 pa po okay, ay tama, expired. Tama. Kasi talaga, ang pinapriority natin ngayon, yung mga expired, nakaraming pa, nakarambong pa, para maiwasan yung karama talaga. Oo. Alam mo so, makakano karama, 200 or 200 dinar. Correct. So, kailangan natin yan, may priority kay Makubaya. Kaya kayong bahala natin, nagpo sila, nagdubol kayo sila pa sa mga ano. So, yung expired today and yung backwards. Pag expired ka next week like me, bukas ka na pumunta. And then next week, tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy po tayo. Wala pong holiday. Wala holiday. Kailangan lang natin mag-cope yung mga previous months. Wala holiday. Sa'yo, nakalipat na po kayo? Kasi may location na na-publish na.
Sige po. O nga po, ma'am, pag nawala po nila yung number kaya nila, paano kaya yun? Hindi sila makarin yun. Kahit nakapila na sila ng ilang oras. Napapingatan nila po. Oo, o, sabihin ko po. Oo, kasi maliit yung paper natin. Hindi naman pwede mag-print ng A4 kada isa, no? Oo, kailangan keep talaga nila. So pag walang number, pag tinawag na yung number, pag wala sa kanya yung number niya, kahit nakapila siya, wala ah. Pasensyahan. Oh my God. Opo. Oo. Ayun ah. We're gonna leave the entrance na, ha? Huh? We're gonna have to tell them, ingat sila sa numbers nila. Thank you, ma'am. Ayun, my baby. Bakit sila bumalik? Bakit po kayo pinabalik? Bakit kayo bumalik, kuya? Ha? Bakit kayo pinabalik? Hindi, may bibilin lang kami. Ah, okay. Lalabas lang, akala ko naman. Balik tayo, ha? Okay ba? Ayun sa mga may... Ay, teka lang. Ipatatakan yung passport niyo. Sir, pag nawala yung number, babalik daw. As in, pag nawala yung number, wala ka na kahit nakapila ka. Bakit? Hindi kayo i-entertain? Hindi, may number na eh. Eh, kung nawala nga po eh. Nawala? Ay, problema na yun. Sabi na abe eh. Sabi na eh. Yung mga numbers niyo, ingatan niyo po ah. Mas mahalaga sa civil ID niyo yun ngayon. Bukas pa yung mga kuha ulit. Yun nga po. Tapos pumila ka na. Oo. Naubos na at may oras pa. Kasi nakasistema eh. So kung wala ka number, kahit pumila ka ng ilang oras. Tama po yun. Oo. Sige po. Yung numbers niyo po ha, huwag niyo wawalain. Kahit nakapila kayo, pag nawala yung numbers niyo, hindi kayo entertain. Hello po. Good morning po. Anong oras ka pa nandito? 6:00. Ayun, ang aga. Ah, pero yung number mo, importante yan ha. Huwag wawalain. Kapit sa buhay. Oo, parang buhay mo yan today. Sige po. Opo, sige po. Sino pong walang form? Na nagusot ko na, sorry po. Yung mga numbers niyo po ah, huwag niyo wawalain. Pag wala na yung number niyo, kahit nakapila kayo na matagal, hindi kayo entertain. Systematic po tayo. Kaya hold on to your numbers like you hold on to your lives. Importante po talaga, sasabihin natin, i-disseminate natin information. Your tiny numbers, kapit lang po sa numbers ninyo like your life kasi yan po talaga ang buhay nyo today. Without your numbers, you will not be entertained. That's what I was told. Oo, keep your numbers po ha. Mas mahalaga kaysa sa buhay nyo ngayon yan. Pag wala kayong numbers, kahit nakapila kayo ng ilang oras, hindi kayo i-entertain. Keep your numbers. Keep it safe. Mga numbers niyo ha, importante yan. Opo, hi. Oo, saan kayo? Saan kayo sa atin? Sa Pinas. Oo, saan sa Pinas? Butuan. Ate. Oo, yung numbers niyo ha, mas importante sa buhay natin ngayon yan. Pag wala daw numbers, hindi i-entertain kahit pumila kayo ng ilang oras. Okay, keep your numbers safe. Oo, baka may lumilipad na mga numbers. Ayun, pasensyahan daw. Pag wala yung numbers, you don't get entertained. So, hindi kayo ma-extend today. Kapit sa numbers, okay? Keep it safe. Yung number na inisyo sa inyo, yung maliit, ano yun? Yung maliit na yun, ha? Kasi napakaliit ng papel. Yes, ate. Oy, 130 yung aga ni ate. Ang oras ka nagpunta, te? Ako 129. 6 o'clock? Ay, bakit ganun? Yung, naswerte ang ka. Yung isa, 513 dito na, pero nasa ano? 300 plus siya. Siguro nga, dahil na nagkakagulo doon sa may liko, sa labas, di ba? Nandun sila sa tapat, sa other side. 6:30 kami pumunta. 6:20. 128. Kayo pala yung mga early birds dito, naka-grandstand. Ay, bongga. Yan ha, huwag niyong wawala. Itong numbers na to, it's so tiny, but you hold on to that as like your passport. As important as your passports.
Sige po, see you later po. Inform natin sila, yung mga tao nandun. Thank you, 94 people. Mimiel, thank you so much. Aisha is a vlogger. Ayun. This is only a renewal, actually an extension of the ICAMAs, the residencies that have actually expired the previous month. Actually, may mga last year pa, October pa ako nakausap. And then, expiring until today. If your visas are expiring tomorrow and next week, you come tomorrow. Iniiwasan lang nila actually talaga ang magbayad ka ng karama, which is the penalty. That's about 2 to 4KD. Ma'am, paalala lang po yung mga maliliit ninyong number ha, mawawalan tayo ng bosses today. Yung maliliit na number, you have to hold on to that. Kahit pumila kayo ng 6 hours today, if you don't have that, pag tinawag kayo, you will not be renewed or extended. Oo, hawak po ha. Importante po yan. Kasi tinanong ko doon, paano kung nakapila ka ng 6 hours, wala yung number mo, hindi kayo entertain. Sayang, you hold on to that like you hold on to your lives and passports. Ikaw yan today, yung number na yan. Hold on kayo. Wag wawalain ha, mahangin. Yung numbers niyo po ha, importante yon. That's what I'm going through rounds now. Yung numbers niyo po, kahit nakapila kayo 8 hours, 6 hours, kung wala yan, hindi kayo i-renew. Oo, dito tayo din. Baka hindi nila naririnig. Good morning mga beautiful people. Yung numbers niyo po, you hold on to that. Kasi pag nawala daw po, and then your number is called, hindi kayo i-renew. Pag hindi niyo siya na-present. Ayun. Kini-clear lang natin kasi sayang ang pila niya. Yung numbers niyo pong inisyo sa inyo, like 395 here. Opo, pag nawala po yan, tinawag kayo, hindi po kayo entertain. That's as important as your passport today. Oo, hold on. Oo, ito pa may baby. Yung number mo pati ha. Yes. Ayun, 393. Hello po. Ay, cutie. You're renewing your visas. Are your passport as well? Huh? Are you a kama? Siya kailangan dito. Hi, what's your name? Ang aga, oh. Uy, dirty na yun. That's dirty. Say hi, Amaya. Oo, Amaya. Say hi, Amaya. Hi, Amaya. Hi. Hi. Yung numbers niyo po, ah. Yung numbers niyo na maliliit, you keep that. Importante po talaga, hindi kayo, pag tinawag kayo wala yan, hindi kayo entertain. Walang renewal without the numbers. Kaya ayun, yung numbers niyo po, importante. Yan, 239. Keep it safe. Ikot tayo. Narceline, Papa Jeff. Ay, kita ko mga barter group ito. Thank you. Kailangan, share natin ulit. Share lang ng share. I'm supposed to be here to vlog this. Pero parang mahirap pag nag-vlog eh. Because I have to edit. Ay, teka lang ate. Tatawag si ate. Wait lang. Yes, where are you from the Philippines ate? From Baguio City. Baguio City. Malamig daw dun ngayon. Hello. Ito yata yung coldest season of all the seasons previously. Nag-yellow pa nga daw sa ibang parts eh. Oo, okay. Grabe. Thank you. Thank you. Yung mga numbers niyo po, ha? Okay, importante yan. Yung mga numbers niyo po, importante po. Pag wala daw yan, hindi kayo entertain when your number is called. That 314, ayun. Pag wala yan, hindi kayo entertain. Pakitago lang po. We're just warning them to keep their numbers safe. Yung mga numbers niyo pong maliliit, pakitago daw po. Yung numbers na maliliit, ha, importante po. Mga ate, yung mga numbers niyo ha, na maliliit, keep that safe. Pag wala yung numbers na maliliit na yan, you will not be entertained. Ayun, babalik kayo later. Oo. Mga kababayan. Okay pa kayo dyan? Okay pa. Relax lang tayo. Ay, priority lang natin yung mga senior citizen at saka yung mga puntes, yung mga bata. Para po, tulong natin sa kanila, senior na sila eh. At saka yung mga puntes, at saka mga bata. Yung mga malalakas na kaspa, hindi lang kayo dyan, malamig naman, di ba?
Yes! Ayun, pero huwag niyo kakalimutan yung social distancing na ito na! Ah, huwag mo na magligay ang gawin ko sa wine yan! Ano lang, ha? Pang pagod vibes lang! Maganda naman ang panahon, di ba? Yes, sir! Enjoy, enjoy lang! Paayos din natin lahat yan! Basta sama-sama, kayang-kaya! Pilipino pa! Yes! Pasaway, ha? Wala lang pasaway. Oh, may curfew na lang naman. Parating ang curfew. Medyo disiplina na mga kababayan. Okay. At saka, importante, yung pambayad nyo. 6KDN up, eksakto. Okay? Okay ba? Ay, patuloy na ha. Tsaka-tsaka lang, para matapos tayo lahat. Matulungan natin na lahat yung mga official ng embahada para sa ating lahat. Maraming salamat po. Sir, tanong ka dyan. Magpabarya muna po kayo. Yung directions po, I'm gonna link the okay? Yung, kala ko naman nagpa-vlog talaga. The location, I'm gonna pin it on the description dito sa title ng live natin, okay? Yan, bata niya, ha? Boss? At saka yung alam, yung mga senior citizen dyan. Kaya medyo umapante na kayo rito. Priority muna kayo, mga CS. Oh, senior citizen ka na ba eh? Bata, okay. Yung mga may anak, yung mga may anak, ha? Original, ha? Oo, sa yeah. Pila mo na dyan, yung mga may ano, para pa yung sinasabi. Pwede lumabas ang mga ano ng pagkain? Yes po, pwedeng lumabas. Oo. Pero yung number niyo po ah, huwag niyong wawalain. Hindi daw po kayo i-entertain pag nawala yung maliit na yan. Sige po. Malayo-layo din yung McDonald's. Mga kapatid, eh, nakiparada po na ako. Social distancing. Hello, kapapas pa kayo usap po, again. Pwede, tumi pa kayo, di pa. Cover natin sila ha. We are 151 na, ang dami na natin. Thank you so much. I haven't actually shared the video, but to those who have shared the video, thank you so much. Follow Jane Alaska Vlogger or Uptown Goddess and your YouTube channel as well. If you have YouTube channels, add me, let me know. Add tayo. I have about Uptown Goddess. I think I'm the only Uptown Goddess on YouTube. Okay, and I have 10,000 something subscribers. And yes, subscribe kayo. Let me know kung vlogger din kayo, and then I'll subscribe. Di pa. Lilis Ki, Kabanting, kalma lang sis, yes po. Ito po yung ano, effort nila to actually try to solve, to cope with the visa problems that we've had since even before COVID until today, di ba kuya? No, kasi sabi ni Lilis Ki, ay, kumilos na kayo para mabilis ka. Inuna niyo pa pambayad lahat, no? Kasi narinig niyo yung sabi, una, 6KD. Kuya, ayun pala. I forgot to tell you. Yung mga numbers niyo pong maliliit, you have to hold on to that. Pag wala daw po yan and tinawag yung number niyo, you will not be renewed. You will not be entertained. Okay? Nakalimutan ko pala sabihin sa kanila. Yung mga numbers niyo pong maliliit, the numbers you are given, paki-hold on po. Pag tinawag kayo, you will not be entertained pag wala yan. Kahit pumila kayo ng ilang oras na, pag wala yan, hindi po kayo entertained. Reminder lang po sa mga hindi nakakalam, yung numbers niyong maliliit,
Importante po yan, ha? You put it together with your documents. Pag wala yan, kahit ilang oras kayong pumila, hindi kayo entertained. Oo, sinabi na nila kanina. So, babalik kayo bukas kung mangyayari yon. Careful po. 185, thank you so much. Huwag na po pasaway, kabayan. Baka mamaya mapahinto naman tayo. Oo nga, sabi, huwag daw pasaway kasi baka mahinto naman tayo. Actually, that's one of the dangers. Kaya maintain social distancing. In fact, may mga police tayo outside yung sa entrance mismo. Yung mga numbers niyo po, importante ha. Hindi po kayo entertain pag wala yan. Kakaubusan na tayo ng ano, ng boses. Yung numbers niyo po, pakikip. Pag nawala po yan, hindi kayo entertain, kuya. Oo. Hello. Yung mga numbers niyo po, ha? Ayun, keep that. Kasi mahangin ngayon. Ano to? Hindi po kayo... Parang pera na something. Hindi po kayo entertain pag wala yung numbers na yan. Oo, wag niyong wawalain, ha? Kahit umalis kayo sa pila, pagbalik nyo kasi bumili kayong pagkain or ano, kailangan yung number na yan, ha? Kasi yun din yung titingnan nila sa entrance kung may number na kayo. Oo. Sabihin natin sa kanila. Mga magigindang kabayan, yung numbers nyo po, pakikip lang. Kailangan nasa inyo yung numbers na yan, yung maliliit na binigay sa inyo sa entrance. Pag lumabas kayo, yun din yung ipapakita nyo daw. Pag nawala po yan, hindi kayo entertain kahit 8 hours na kayo nandito. Oo. Okay po. Huwag na huwag nyo yung uwawala, ha? Oo, yun. 7:45. Anong oras ka dumating, te? 7:45 din. Oo. Ma'am, ask ko lang po kung Feb 23 pa expired ng ikam at passport po, July. Alam ko po, next week ka pa, sis. Teka lang, i-switch ko lang. Okay, ang nangyayari po kasi ngayon, eto lahat sila, yung nasa stadium na to. Lahat sila, their visas expired before COVID, during COVID, until today. Ayun, until today, ha? Eto sila ngayon ang kinukope. Tomorrow, meron pa isang session, the whole day tomorrow, pag ang iyong visa nag-expire from tomorrow until next week, Friday, pumunta ka tomorrow. Yun. So Friday and Saturday, every Fridays and Saturdays to, ha? Isang buwan ito. The whole month of Feb, Fridays and Saturdays. Pero ngayon, very special siya kasi ang dami nating pending before COVID, during COVID, until today. Ito sila ang mga taong nandito. Pag tomorrow ka pa naman ma-expire, siguro naman papasukan ka na rin. Pero depende. Pero sabi kasi nila, like in my case, Feb 10 pa ako mag-juju, which is Tuesday or Wednesday. Pinababalik ako tomorrow. Ayun. Pag may mga questions kayo, and I find the Vice Consul, ano sila, Labor Attaché, i-question natin yan mamaya. Hawali Disabled Sports Club, ang location po niya, I've given you that on the caption of this video. Ayun, 193. You have questions po? Thank you, ma'am, sa info. Thank you, you're welcome po. So, Mamzel, let's open the calendar here. Mamzel Alcantara, if your visa expires, let's look at the calendar. On the 23rd, okay, punta ka siguro po ng 19 and 20. Okay, kasi iniiwasan lang naman nila actually. So ang nangyari sa akin is that my visa expires Feb 10. Okay, so ang ginawa ng company ko is extended it for another 2 months to give me time to renew my passport kasi may passport problem din ako. I have less than a year. So kailangan ko din sa mga mag-ask ng, I think that's one landmark, Olympic Club. Yes, hawali. So sa mga magre-renew din ng passport like me, or magre-renew ng visa like me who's due next week or due today, dapat yung passport nyo din has to have at least 1 year validity, ha? Isipin nyo yan, 1 year validity. But for extension, I think it's possible na magingin ng 2 years extension for passport. But at the same time, when you're here, ang gagawin mo renewal na and extension talaga. So renewal, you pay for the renewal of your passport
At the same time, they'll give you an extension of another year or 2 years, depende sa company mo din naman. If your company issues visas ng 2 years, di 2 years na rin na extension ng passport ang hingin mo, di ba? So, ganun lang yun. Maraming salamat. Tapos, ano pa? Venus, just ko, ang daming tao needs na magpa-renew ng passport dahil kailangan nila para sa ikama. Yes, exactly. God bless you din. Sana maging okay na lahat at mawala na ang COVID-19. Exactly. But it's gonna go for another year, I think. Baka nga more pa kasi we have a new variant. Two new variants pala. Brazilian and South African. Parang ano lang yun, waxing style. Parang waxing style, Brazilian. Brazilian waxing. I'm Amiel. Keep safe everyone. Shout out din po sa lahat ng volunteers to assist our embassy. Yes, yes Papa Jeff, andito sila, mga guardians. Andito sila. Keep safe everyone. Anong need sa pag-renew ng passport? Miss Fatima Almada, to renew your passport actually. Dali mo lang yung old passport mo, yung existing passport mo. And then, pictures naman dito na rin eh. Magtatanong tayo dun mamaya kasi we're talking about renew extension ng visa ngayon. Mobile extension of visa. Mobile because it's not through mobile. It's not an app. Mobile is because it's mobile. Andito tayo sa temporary location. We're moving. Ayun. Ay, teka lang. Sasabihin natin uli sa kanila. Yung numbers niyo po na maliliit, hold on to that. Hindi daw po kayo entertain pag tinawag kayong wala yan. Kahit ilang oras kayo pumila, they will not consider. Sa dami niyo po today. So, yun. Mas importante yan ngayon. Ayun. Yung numbers niyo pong maliliit, don't lose them. Yung numbers niyo maliliit, pag wala po yan, hindi kayo i-entertain today. Ha? Pag kinawag kayo, don't lose them. Ano pa po? Do you have questions? Actually, hindi po ako expert sa mga embassy protocols and all. But Ricky Lax of GMA has called me here. Nakuwag po pasaway. Baka po mamaya, pahinto naman tayo. Exactly. Ulit. Ay, kumilos na kayo. Saludo talaga ako sa iyo, Jane. Madam Lucy Alsuki, thank you. Good morning. As for now, may ilang tao na po ba nabigyan ng number natin? When I was at the entrance, Sir Papa Jet, I think the numbers were given up till 995. 995 na po. So all these siguro nasa 1,100 na. I was actually estimating around 1,500. Pero kasi nung nandun ako, it's 995 and that's about 15 minutes ago. Oo, so siguro 1-1 na. Hindi naman lahat siguro, ano, hindi naman nakakapasok lahat because at the entrance, sinasalaan naman nila. Those only those with visas expired from last year due to COVID and even before that and up till today. If your visas are expiring again like me, next week, Feb 10th kasi ako, you come tomorrow. Tomorrow lang kayo entertain. Okay, yung mga numbers nyo pong maliliit, pakikip nyo po. Pag tinawag kayo, you have to present that. Pag wala po yan, kahit ilang oras na kayong pumila, hindi po kayo entertain. Okay po, reminder lang po. Oo, grabe oh. If I take a round, a 360 round of the stadium, umabot tayo ng 200 something viewers, ha? Grabe, oh. Ang dami, oh. Ito na yung pila. So, let's say that's around 1,100. Hello po, Narceline Miras Kaong. Watching from Salmiya. God bless po sa lahat. Good for you. Wala kang ganitong problema. Lucky you. Ma'am, saan po nakakuha ng numbers online po ba dyan? Or sila magbibigay? Ma'am Aisha. Dito po yan siya sa Disabled Club, Sports Club in Hawali. Kung alam niyo po kung saan nagba-badminton ang Filipino Badminton Club, every Friday and Saturday, dito po yan. Katabi po siya ng Olympic Club. That's Olympic Club. Tingnan niyo po yung caption ko sa title ng live video na ito, and that's there. I've linked for you the location exactly here at the stadium. So, ayun. Pwede na kayong pumunta if your visas are expired already. Kung hindi pa, if your visas are expiring next week pa, bukas pa kayo pumunta. Ganun yun, nakaschedule sila. Give them time to cope today's, at tingnan mo naman, today's bulk of renewals and extensions. Kahit yung mga nag-walk in during October, November, December, they were not called.
nagpunta sila today because talagang due na rin yung mga visas nila. Ayun. Yung mga numbers niyo po na maliliit ha, you have to keep that. Hindi po kayo entertain pag wala yan, pag tinawag kayo. Yung mga numbers niyo pong maliliit, hindi kayo entertain pag wala yan. Oo. Yung number na binigay sa'yo sa entrance? Yun, sobrang importante po niyan. Kahit pumila ka ng napakahaba at nandun ka na sa front, hindi kayo entertain pag wala yan. Pag lumabas kayo, you have to present that as well. Opo. Ma'am. Ito lang i-present ko, wala yung civil ID talaga na ID. Oo. Pwede, asam, pwede na? Xerox na. Ah, okay. Ah, yan din naman po yun eh. Xerox na. Kailangan yung civil ID basta ate. Basta may Xerox. Oo. Yung passport mo lang naman tsaka yung, yun nga, civil ID copy. Yung isa din si isa lang naman to eh. Oo. Kasi nasa ako. Asa po ba yung copy? Ano, meron ka pa ng old na card na ganun? Ah, kasi nasa kanya. Ibig sabihin, okay lang yan kasi yan din naman yan eh. Same date lang din naman po yung details yan. Ayan, kuya. Buti pa kayo may mga tinapay. Hello. Morning. Kuya, anong oras kayo nandito? Ano ba problema niyo? Six. Ay, hindi. Assist kami. Oo, oh, assist. Kayo guardians? Martial guardians. Guardians. Oh, CGBI. Guardians kayo lahat? CGBI. Oo. Oh, buti pa kayo may baon. Pwede na ba? Ay, ma'am. Sige po, sige po. Mamaya po. Thank you. Oo, oh, naka-live. Nilive ko na lang kasi ang hirap pag nag-vlog later pa eh. Hello po, yung mga number niyo po, ah, importante po yan, yan. Huwag wawalain, buhay niyo yan today. Oo. Yung numbers niyo po, huwag wawalain ha. Yung maliliit yung numbers, hindi po nila kayo entertain if you don't have that. Even if you've queued for hours. Ayan, 990 na si ate, yon. Hindi kayo entertain pag wala yun. Ate, keep your number. Ibulsa or sa pinaka-importanting wallet or something. Oo, yung numbers niyo po, importante po yun. Nandito na tayo. We only have a couple of meters away para maging, ano na to, round na yung ating stadium. Balik tayo sa harap. Ah, diba? Nagagawa mag-selfie. Ah, saan po kukuha ng numbers? Ayun, wala pong na-online ngayon. Ang mobile po na sinasabi dyan, hindi online ha. Mobile is because it's mobile. It's moving. It's not, it's in a temporary place. It's not in a permanent place like we don't have an embassy right now. So, temporary lang. Yun yung pong mobile na sinasabi dyan. It's not a mobile app na sinasabi. The mobile is because it's moving. Nasa ano to, disabled club tayo ng Hawali. You can get the location on my caption from the video, live video. Nasa caption po. If you see my title of the ano, the video, yan po yan. Nandiyan po ang location. It tells you exactly ano, kung nasan yung location na to. Madali lang to actually. Alam na lahat ng taxi to, so you don't have to worry. Watching from Salmiya. Ano pa ba? Ayan. If you have questions, malapit po ako sa mga embassy staff natin and officers, so you let me know. Isa o dalawang taon? Oo, passport mo kung mga importante mo mga papeles, syempre. Hawali. Si Nurse Chef Mariam is watching. Mama Seth, you're watching. MJSB, ano po pwede dalhin para maparenew extension po? I think I've answered that earlier. That's only your old passport and your civil ID. Paano kung nawala ang passport ko, ma'am? Anong gagawin ko? I will ask a question later po kasi that's a lost passport. Wala po silang in-entertain like that ngayon. Kailan po ang releasing ng passport? Yung releasing ng passport, you can actually keep looking at the Philippine Embassy announcement dun sa Facebook page nila. There's an announcement that they keep posting every 2 weeks. On and off kasi syempre kung kailan available na yung passports, they actually make a list and then i-share naman. So, Philippine Embassy Facebook page. Philippine Embassy Kuwait Facebook page. Paano po pag nilawang passport? Ilan tao po i-accommodate bago mag-cut off?
ka na po ha. As natin po. Yung ikama mo po may expire this November. Ay nako, hindi ka pa po problema. Saka na po natin problema. Ay, sobrang dami natin problema from 2020. Ma'am, good morning po. Tinatanong po dito sa live natin kung ilang numbers po kaya ang i-release today for processing, for extension. Actually, 1,000 po itong naka-accommodate ngayon. Ngayon, 1,000 na po. Do we have more numbers coming, parang ganun? We will see. Titingnan ko po natin pagka... Kasi marami pa po sa labas eh, no? Maaga pa. Oo. Pero ang target po natin is sana 100, 1,000 matapos natin. 1,000 na po itong nandito sa loob. Oo, oh my gosh. Opo. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Ay! Yon. Sabi na nga. Labas kayo, sige. Nga, sabi nga natin, pwede kang lumabas. Yung number na yan ngayon na ini-issue sa inyo, like, yung numbers na maliliit from the entrance, you hold on to that kasi yun talaga kailangan nyo lumabas. Masok kayo. That's your access today and that's your renew extension. Ano. Teka lang, cover natin si Ricky Laksa, okay? Wala na sa linya. Uy, itrato. Okay, sandali. Tatlo. 1, 2, 3. Picture taking na nagaganap. Kala ko naman may interview na gaganap. Ikaw naman kunyari may hawak. Gwapo. Okay na. Iba kasi yung ibig sabihin yun eh. Kaya kapuso. Ayun na, nakita nyo. Servisyon okay. Totoo. Hindi teka. Fake. Hindi fake news. Taka. Ano? O ikaw, kumama. O, oh, kama nang parang no, reporter ka. Kapuno na yata tayo. Diyan na oras ka alas. Anong pangalan mo sa ano? Ay, para maiano ka namin. Ngayon, ay ikaw, sabay mo. Ay. Ito na pin. Jane. Ah, tapos. Hindi ko na siya may... Lila. Tumuro na ito siguro. Kaya ano, yahabol ko dito sa Manila. Okay, sir? 1 year, 6 months. Yes, po. Ito? Oo. Kasi i-ano ka namin? Share mo po, ah. Yes. Adrian Bakker. Vice Consul Adrian Bakker. So, funny yan. Wala bang living pa pizza dyan? Ayun, halang gutom na tayo. Alam ko, lutong-luto na, di ba pala? Tinitimpla para. O kahit asuman man lang. Joke. Oh, si Sir Sam, maraming alam eh. Malapit na pibuha report. Alas chis pa daw si Amin. Oh, ano yan? Makala ko alas 8 na po siya. Gusto mo, kape muna tayo. Kala nga, they're starting the process na. Patinig po yung mga tatawalis ko sa limisa, no? Gusto mga... Pwede na po yung one-year-old para matipos tayo, ha? Ngayon? Kailan? Sa next week. Para babalik ka pa. Sure pa. Dito ka na. Dadalas ka na. Kanto lang yan, boy. Kanto lang kami ito niya. Buti dinala ko dun sa yung safety sa kumpanya. Kaya sa iyo. Kanto. Tapos ka na po. Hindi kayo makantay. Hindi pa rin mga pangalan niyo, ha?
Tawagin ang pangalan niyo diyan bago kayo lalapit dito. Morning, Sir Willie. Morning, sir. May photocopying machine naman pala. So pariling talaga magpa-photocopy na lang. For those na walang access sa mga photocopying areas, ayan, pwede na rin. Although sinabi nila na it's a lot better if you do have. Ay, sorry. Dito kayo po kayo, ma'am. Sige po. Ayun. Pwede naman magpa-photocopy. Same lang. Huwag tayong kakalat-kalat. Ayan, sila na yung naka-ready to, to be called. Pero sila yata yung mga earliest talaga. Yung basi staff in action na talaga. So, maganda ka yung ROTC na nga. Tikas na, tikas na. Hi, Kuya. Sunod lang po ako kay Ricky. Sunod lang po ako kay Ricky. Ano po sa inyo? Pasero po dito po. Sunod na lang ako sa inyo. Ayan, dito na nagpapit. Yo, ang extension is hanggang August 4, 2024. So, lahat ng January, Victoriaga, walang kalaysay. Miss Annalisa Labro, ano pong question ninyo? Paano po pag na-expire na visa mo tapos di ka nakapunta sa dito sa Disabled Club for the given date? Di ka pwede makauwi. Hindi naman po talaga tayo makakauwi ngayon muna. Pero I think that really the actual question is that kung hindi ka nakapunta ngayon, ayun nga po pala. Sorry po, sir. Tapos na po kayo? Hindi pa. Dito po. Sige po. Yung tapos po, dun po tayo maupo sa bleacher po. Antay natin tawagin po yung ating pong pangalan. Yang una si Rando. Dinadong natin kay sir ha. Tapos na po kayo. Magkatalo kayo dito po. Ito po. Fight kami din eh. Sir Will. Tama. Teka lang, isipin si Sir Will. Sir Will, paano daw po sir kung ano, pass na yung visa niya, hindi siya nakapunta today. She can come tomorrow. Oh, tomorrow. May mga Fridays, Saturdays. Aguilar. Aguilar Jacinto Jr. Serna. Lapit po. San Jose.
Ito, Aguilara Cinto. Kung yun ang Miss Mila Mendoza. Oo po. Kasi January 3 pa nag-expire yung passport mo eh. Hanggang today. San Jose has per Aison. Punta ka na po, Mamila, tomorrow. Lapit po. San Jose, Jasper, Aison. Mamila, yung mga pinaprocess na visa na extension ngayon ng passport is for the mga visas or ikamas na expired mula Feb 5 backwards po, mula last year hanggang Feb 5. Okay, so pumunta ka na bukas. Ngayon I don't think makakapasok ka pa, sobrang dami na ng tao. Ma'am, paano pa pa ako nilalabas na expired na po civil ID ko this coming March. Ano ka na lang po, siguro end of ano po, February, end of February ka po pupunta, Miss Ruleiz, Ruleizil. Dito po, dito po kayo. Kasi po, March 3 ka pa, ang today nga ang pinapaprocess nila is Feb 5 backwards, yung mga dati until Feb 5 na mga expired visas. Ayun. Kung next week pa mag-expire ang visa mo, pumunta ka bukas. Bukas ka pa entertain. So, ikaw po March 3 pa naman, end of Feb ka po or third week ng Feb magpunta. Ate, magtatawag na po. With your amor, kailan makabalik sa Kuwait, hindi po natin alam yan. Ang COVID po ang magsasabi kung kailan uli tayo mag-open, no? Kasi sarado din naman ang mga airports ngayon, so I don't think you can come back. Ang mga requirements po sa pagbalik sa employer, employer mo po makakaalam yan actually talaga. Kasi alam naman nilang proseso, same lang naman ang process niyan. Siyempre, they have to get the agency, that's as far as I know. Agency dito, may contact na agency sa atin. Oo, dapat ganon. Ay, wala pa pong processing ng passport ngayon ha, extension lang talaga. Yung passport lang talaga na nag-expire na rin. Oo, kasama ng mga ikaw. Oo, expired na civil ID ngayon. That needs, kasi yung mga nandito, yung expired na yung residency, tapos yung mga napaso na rin sa passport nila, renewal na rin siguro sila sa bar. Copy. Mama, ko. A reminder again. Thank you, ma'am. Sir, kapabayan ko. Makinig kayo. Social distancing natin. Andito ang Ministry of Interior. Ang brother Ilonggo. Ang agagid. Sorry po. Puntun ka lang! Sakit ko lang! Wala. Sorry. Sorry po. Istruki! Social distancing! Sir, for the sake of questions ng mga live viewers, they have lost passports. Paano po sila makaka-process this time? Lost passport sila? Kailangan nila ng police report. Police kasama ang amo nila o kaya yung mandob. Tawag doon. Doon sa Mobasal Ejra. Alam ng mga amo nila yan. Okay. Yung mga amo talaga kailangan mag-process. Kailangan talaga. Pag lost passport, kailang mag-asikaso dyan. Hindi tayo. So sa Philippine Embassy, kailan po nila mapaprocess? Let's say they have the police report. Police report. Pagkatapos na nila yung pag tayo ay magbukas, pwede na. Oo. Pero sa magbubukas? Ngayon, hindi po pa tayo nagbukas. Tayo po ay nagpapa-stage yung... Kailan po kayo tayo magbubukas sa bago natin location? Wala pa po. Wala pa pong estimate? Wala po. Wala po pong estimate na kasi hanggang ngayon, alam mo na, una sa lahat, yung building natin doon, wala pang internet. Mm. Kailangan na-apply natin yun. Oo nga. Mahirap mag-apply
sa ano. Pero dinig ko sa ano din yun eh. Temporary din yun eh. Temporary yan, oo. Actually, mga 6 months lang kayo dyan. Oo. Then after that, talipatay sa bagong mga ano. Buti na lang maganito. Tapos sir, may isa pang tanong. Yung mga paso na yung passport din. Yung paso, kailangan nandito. Yung mga ano, sa mga... Ngayon nasa bukas kung yung mga pasong passport nila kailangan bukas. Yung mga end of Feb may March 3 pa dito na paso eh. Sabi ko sa kanya magpunta siya ng mga second week na lang ng Feb, no? Oo. Kasi marami po masyado ngayon. Hindi po natin alam, sana hindi tayo mag-curfew. Oo. Hindi tayo pagbawalan ng mga ganitong event. Oh my gosh. Kasi nga paano kaya ang gagawin doon? Pero ang advice ko lang ng mga kababayan natin na expiring visa, expiring passport, bukas, pumunta na lang kayo dito ng maaga. Kung gusto niyo mga pasok dito, kailangan maaga kayo. Kung pwede, 6 o'clock, pumunta na kayo. Okay, okay sir. Pasok sir. Ah, ito sir, isa pang question. Sorry sir ha, na-ambush kita. Nakarenew na siya ng passport niya, and then may extension din siya. Papaso na rin yung extension niya, wala pa yung passport niya. Wala pa yung passport niya. Wala pa yung copy ng passport niya. Ay baka nandito lang yun kasi nga hindi nag-close tayo, din kayo. Pero ang tabayan niya, baka this next week, baka tayo po ay magbuka. So, so ang tanong niya, pwede siya mag-renew ulit? Mag-renew lang ulit? Ay pwede siya mag-extend lang ulit? Kailangan po natin yung tanong sa mga boss. Oo. Wala tayo ay ano, burado sa mga ganito. Oo nga po eh. Kasi complicated yung kanya, no? Hindi niya nakaklaim yung passport niya. At ako rin. She was given an extension. Oo, kaya nga ako din eh. She was given an extension. Nagpaso na rin yung extension niya. First time yan na maging... Kasi parang ang tagal naman, hindi mo kinuha yung passport mo, ano? Yun nga. Mm-hmm. Eh, sabi nga nila, saan makikita yung list? Nasa Philippine Embassy, Kuwait. Na magre-renew sila with extension. Uh-oh. Within 45 days, punta sila sa imbala, sigurado nandun na yung passport. Actually, 45 days to 60 days. Ako nun, kuha ko na eh. 45 to 60 days. Ayaw mo magsing. Oo. Yung mga kababayan natin. Do not let it stay there. Inabot ng isang taon. Oo. Ilang buwan sa kanila kukunin. Ngayon, pag naisauli na sa Pilipinas yung passport nila, kasi nga walang magka-claim, saka sila magko-complain, problema natin yan. Oo, yun nga. Lima! Sir, excuse me. Yes. Anong number na po, sir? Ha? Darla! Ayan si Darla. Des. Ito, meron tayong nakasalubog na isang famous vlogger. Famous vlog, famous vlog vlogger dito sa Great Cities. MJ, hi. Ma'am, hello po, kumusta ma'am? Oo, okay naman po, kumusta kayo? Magandang umaga po at busy tayo today, no? Bakit late ka? Anong masasabi niyo po sa mobile passport extension? Actually, kahit ako po, ako din, actually, ang akala nila, mobile app. Akala nila mobile app, so kinlarify ko, hindi siya mobile app, walang mobile app. Mobile kasi temporary location lang to. Oo, nasa disabled camp po tayo ng Hawali. Masyado po ako maaga dito. Actually, kung kukuha ako ng number, nasa 500 lang din ako. 6 o'clock pa sila, sobrang busy. Kahit ako, ang dami ko ng questions doon, no, kanina. Ay, sabat, naiintindihan mo naman yan eh. You can ask questions eh. O, yun. Ask kayo, Kades. Maraming salamat po sa inyo. Oo, follow niyo po ako, Jane Alasco Vlogger. Sa Facebook page ko. Maraming salamat. And then, Uptown Goddess sa YouTube ko po. Thank you so much. Thank you. Sige. Sasalita siya dito? Hindi. Sa ito kwento, ganyan. Padala mo sa akin. Sige. Ano, ang tago daw? Panoramic? Yes, the YouTube. Kasi for the TV. TV. Okay. Sige. Alright. Sige. Thanks. I'll take from the other phone. Thank you. Sige. Thank you. Pero ang process natin today at saka bukas, mga expired lang. Pero, sayang marami salamat si Madam. Nandito rin po ang ating Vice President Adrian. Sir, magandang umaga. Hi, magandang umaga sa inyo. Right po kayo sa OFW, si Gus, ayan. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Gusto po kayo. Ayan, congratulations po sa inyong program na mobile passport extension. Talagang star-studded. Star-studded! Pero physical distancing po ha, meron pa rin pong pandemya. So ayaw po naman po
po natin na ano na may magkasakit po sa atin. So ang importante po talaga sa ating mga kababayan, siguro ay ganito yung mindset, kumbaga, iwasan natin ang isang isa, di ba? Kumbaga parang... Galit-galit muna, sir. Galit-galit muna. Importante, nasa pila kayo. Pag nasa pila naman kayo, makakapag-passport extension naman po kayo, no? So, yun po yung importante. Kasi po, patakaran po yan ng Kuwaiti government. Susundin po natin yan. Hanggang buong buwan ng Pebrero ito, sir, no? Yes. So, ito yung first day out of the 8 days. So, all Fridays and Saturdays of February, we will be doing this here at the Kuwait Disabled Sports Club. So, baka po yung mga kababayan po natin kasi, lalo na po yung mga hindi na po namin napayagang pumasok dito, eh isipin ninyo, wala na po kayong pag-asa mag-extend. Ang sinasabi po namin, may panahon naman para bumalik. Ang priority lang po ngayong weekend, so ngayong araw hanggang bukas, ay mga paso na o expired na yung passport or visa. So kanina po kasi nasa labas po ako, marami pa rin nagtatanong, eh sir, next week pa po mag-expire ang passport ko? Parang, sabi na nga po namin, basta expired na yung passport or ano, or visa, pwede. Pero kung mag-expire pa lang, next Friday, next Saturday. Na lang po, no? So, para ano, hindi po tayo paulit-ulit, panghawakan po ninyo yung announcement o yung infographic ng embassy. Na sinabi naman po natin doon, basta this weekend, expired visas or passports. Yung mga susunod na weekend, soon to expire passports and visas. So yun po yung tatandaan po natin, panghawakan po ninyo yan. Kasi next week, next weekend, kung mag-expire pa lang yung passport or visa nyo, ma-accommodate naman namin kayo. So yun po yung, huwag po kayo masyado mag-alala. Kasi para hindi po nasasayang yung panahon natin, yung pamasahin natin, kasi nagbabaka sakali tayo na baka papasukin tayo. Hindi po talaga kayo papasukin. Marami po tayong volunteers na nasa labas po para sigurado na yung mga nasa loob, yung talaga mas nangangailangan magpa-passport extension sa embahada. Sir, can we throw a couple of questions? Kasi may question dito. Yes. She has renewed the passport. Yes. Months ago. She hasn't taken it. Tapos, she has an extension din at the same time. Yung extension niya mismo, paso na rin. So, paano daw po yun? Hindi niya nakuha yung hard copy of the passport. Extension niya, expired na rin. Paano, mapaparinyo niya po uli? Mapapa-extend niya po uli yung extension niya mismo din? Or, hindi na. So, passport. Kasi, ganito po may yun. May passport na siya eh. Hindi niya na-claim. Hindi, ganito po yun. Kaya ang... Simula po nung nag-resume po yung embahada after magka-total lockdown sa Kuwait, di ba po, nabigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin na mag-renewal at magpa-extend. Yes po. Ngayon po, kung yung old passport o yung lumang passport nyo na pina-extend nyo din, yes, nakuha nyo rin naman sa embahada, matapos kayo mag-apply sa embahada, yes, dapat po yun yung ginamit nyo for visa renewal. Oo. Kasi kahit naman na ano eh, kumbaga parang nagpa-extend pa kayo ng lumang passport. Nga. Ang purpose po talaga ng passport extension noon is para habang hinihintay ninyo yung bagong passport, nakapag-visa renewal na kayo. Pero dahil po ang patakaran ng DFA, one-time passport extension lang, hindi na po kayo pwede mag-passport extension ngayon. Hintayin nyo na lang talaga yung passport chase nyo na bago kung kailan magre-resume ang passport releasing sa embassy. Yun nga po yung problem because we're closed at the moment tapos we don't know when it's gonna open. Tapos pag nag-open naman, temporary din yung location. Well, we will resume naman most or not or all of our consular services pero kasi ano lang, limitado eh. Oo. So kumbaga parang ate, sayang naman po yung pagkakataon na nagpa-expand kayo ng passport doon, hindi naman din kayo nag-apply sa residency. Oo, nakakaloka. Sayang. Yun nga. Tapos, so, yung mga lost passport po, how to process now? Kasi hindi naman sila entertain yata. Wala rin po. So, intay nyo po yung... nga po eh. Una sa lahat, lost passport. Wala po tayong ma-extend the lost passport. Oo nga po. Wala rin kami yung issue certificate. So, ang hihintay nyo po ay yung pagbubukas ng temporary office ng embassy. Oo. Kaya nyo po sa Facebook page namin yung announcement. Sir, totoo po yung ano, yung bagong location, yung temporary location na lumalabas sa balita, totoo yun? Well, may mga address na naglabasan. Uh-oh. Pero
pictures pati. Ngayon, wala kayong makikita bukas na embassy. So, mas maganda po, abangan nyo po yung official announcement ng embahada sa Philippine Embassy Kuwait website namin. Yes. No? So, mahirap kasi na ano eh. Lalo na po, yung mga nagsishare. Nagsishare po kayo. Akala nyo, bukas na. Eh, wala naman kaming sinabing bukas na. So, sayang na naman din yung oras at pumasahin natin kasi ang pagpunta sa sabahan sa akin by taxi. Oo, ang malayo. Kayo. So, para safe, wala naman pong anunsyong embahada na hindi lumalabas sa online, sa website, sa Facebook, sa Twitter. Para sigurado, abangan nyo po sa Facebook at website po namin. Huwag po tayo magbaka sakali kasi ang pagpabaka sakali po, kuminsan sayang sa oras, baka yung iba po sa atin nag-day off pa. No work, no pay. Or, namasahe kayo ng 4KB, 6KB sa taxi, wala naman pa ng ano, kayong makikitang bukas na embassy. So, hintay niyo po yung announcement natin. No? Thank you so much, sir. Ano pa may mga tanong? Ano pa ba? Nagbabasa na. Sir, may nagtatanong. Yes! Bakit hanggang hindi pa raw nagbubukas ng embassy? Wala kang internet! Wala kang internet. Ang passport renewal sa Karibisi, importante may internet. Pero madugong proseso po yan. Apparently, meron din kailangang approval sa Kuwaiti government. Kapag nagpakabit ka ng internet. So, gustoin man namin na magbukas na agad-agad. May ganong issue eh. So, kailangan pa po ng approval naman ng ministry. Oo. At ayaw din naman namin na mag-resume na wala namang internet. Kasi ang mangyayari pa dyan, magkakaroon pa ng komplikasyon sa passport niyo. Hindi ko na lang po explain para hindi mapahaba yung explain yung paliwanag. Pero yun po yung rason, no? So, maliwanag po yung humingi po kami ng patawad at at pag-unawa. Kasi hindi po talaga idea ang situation kasi biglaan po yung pagpapaalis po sa atin sa CD, no? So yung mga nag-renew po lately before the embassy closed, maghihintay po talaga sila, no, kung kailan saka meron din kasi issue last open yung month sa Maynila, talagang walang pinadalang passport ng Maynila last month. So talagang dagdag pa sa problema. Hindi lang naman po ano, wait. Actually buong mundo nagkaroon ng ganung ano, ganong issue, pero na-resolve naman na po eh. So, ang talagang hinihintay na lang natin, internet. No? So, ano itong, may question po. Pwede daw po ba rin makakuha ng kontrata, yung new contract, or siguro extension ng bagong not yet. So, that's going to be Polo Owa, ano, Polo Owa service. Dito sa Quick Disabled Gym, wala. Okay? So, wala po yan. Oo. Ulitin ko po, passport extension only lang po ito, pero kapag dagdag naman po kaming abiso o anunsyo, wala po kaming anunsyong hindi lumalabas sa Facebook page ng embassy. Hintay niyo po doon kung meron, no? Yung list doon din kasi po, eh, no? Nagtatanong sila ng list. Eh. Kaya siguro wala din for a while listahan na nandun nakapost kasi wala nga naman talagang releasing. Wala po pong releasing. Wala din talagang passport, physically, yung copy. Saka yung opisina po kasi natin sa Sabal Salem, sobrang liit. Para sa Sidik. Aawain tayo na mga kapitbahay natin doon, baka umapila pa sila na palayasin din ang embassy doon. Kaya talagang kailangan talaga yung disipline. Wala na tayo ng bahay. Oo. Kasi mga kapitbahay po natin doon, mga bahay literal. Parang gusto po natin, manageable yung crowd, manageable yung tao. Oo nga po. No? So, again po, hindi po ito yung ideal situation. Pero kapag nakalipat na tayo sa permanentang embahada sa Mesila na merong bus stop sa tapat, eh sana maging maayos na lahat. Yeah. Oo nga. Sa Mesila daw po, mama. Okay. Sa permanent embassy natin. Hindi pa lang tapos yung construction, kaya temporary office of nagdipata ng embassy hindi sa Mesila. But again, yun na po yung permanent solution po natin. I mean, wala na rin tayong makakaawad doon na kapagbahay. Okay, at may bus pa, so madali sa mga Pilipino. Miss Gay, yung passport ang passport may expiring November 2021. So dapat renew ka na rin for extension purposes. Actually, option 'yan sa mga kabayan kasi kung hindi matagal pa naman yung eskama or passport expiration, siyempre pinaka-conveniente, magandang gawin, hintayin nyo na rin mag-renewal. Oo. Kasi mag-apply kayo sa residency na lumang pasaporte na extended lang papakita nyo. Eh, pag nakuha nyo na yung bagong pasaporte, itatransfer nyo din yung visa ninyo or ikama nyo mula doon sa luma sa bagong pasaporte, no? Mm-hmm. So, kumaga, pupunta lang kayo dito kung talaga nagmamadali kayo. Mm-hmm. Hindi naman sa nagmamadali, yung talagang
gipit na malapit. Oo, na. Pero, imminent na. Kumbaga parang ano eh, hintayin nyo po siguro na mag-reopen yung renewal sa temporary office, di ba? Mm-hmm. Ganun po yung gawin po natin. Okay. Thank you, sir. So, ayan po okay. Si ang ating Vice Consul na napakasipag, si yes. Vice Consul Adrian Malacan. Sir, maraming salamat po. Magandang araw po. Thank sir. You, sir. Araw po sa ating lahat. Mag-ingat tayo sa COVID. So, yun naman po. At maraming salamat po sa inyo lahat. Pabuhay kayo, Jen. And, ano, and thank you. Bes. Bes. Sige, sige. Alright. Lagi po sinasabi yung name mo kasi. Nakarita. Ayan ulit. Oh. Hi, Bes. Thank you, Bes. Para sa pagpaproseso ng kanilang mga pasaporte. Lipat tayo dito. Ma'am, kanina pa yun, mama. Oo nga eh. Pagod na nga yung kamay ko. Tapos, magkatapos doon, ito naman. Ay, sorry po. Anong number niya? Kanina pa kayo kumisang, ma'am? Gutom na sila, bes. So, 500 sa mga. Hi, mga ilongga. Ayan, na si Ate. Maraming salamat po sa inyo, ha? Sige po, ingat po. God bless you. So, ayan po, makababa niya po sa passport. Yes. So, yan, ha? Nasagot na yung mga questions niyo, ha? Yung mga may passports na paso na, less than a year, punta na kayo. Less than a year, okay? Second graduation na ngayon. Yung yeah. Second course, course. Pero ano na yun, culinary na yun dito. Oo nga, kaya na ang problema nga daw niya dun sa... I think nasagot na natin lahat ng questions, no? Na napaka-importante. We were able to get the details from Vice Consul Adrian Bacay, who told us na kung yung passport mo naman is less than a year na, you can come and renew. Pero ito talagang mobile extension of ICAMAS. Ito talagang para sa extension ng ICAMAS lang talaga. But if your passport is really, really due and less than a year na lang, you can come and renew. Ayun. Kasi ngayon parang two birds in one stone to eh. Yung mga pasong ikama plus the passports that are less than a year na ang validity. So, two birds in a stone, hinihit natin. Pero sa mga passport na hindi ng problema, you can come and renew, pampadagdag sa pila, di ba? Napaso na. Pero wag today. Come next week pag naka-cope na sila ng konti, ha? Yan sa mga lost passport, sabi kanina ni Sir Adrian pala, is that you're gonna need your amo sa mga nagtatrabaho sa bahay. Kailangan daling kayo ng amo ninyo sa police station for a police report. Yun, tapos sa kanya processing. Alam na daw ng mga amo nyo kung paano i-process yan. So, sa kanila nyo na itanong. Basta kailangan ng police report. Tapos lahat ng dokumento na yun, provided naman ng mga amo nyo. Wala pa tayong embassy. Kahit yung embassy natin yung temporary location na, sabi ni Sir Adrian, we don't know when it's gonna open kasi hindi pa nakaset up yung mga internet connection and all. So, hindi okay. Pa talaga. Dito sa mga Hi! Sorry. Miss Eileen Bayani Soriano, wala pong lista-lista ngayon. You have to come to the disabled club. Yung disabled club dito sa Hawali, naka-link po yung location dyan sa caption nitong title ng video. Nandyan po, wala pong lista-lista online or something. Hindi po din ako naglilista. So you really have to come. Pila doon sa labas, get your number. Pila ka dito ulit ng couple of hours. Parang masyadong mahaba na yung pila. We've already released initially mga 20 minutes ago, 1,000 na daw yun. So siguro, ewan ko lang kasi tuloy-tuloy eh. Hanggat kaya.
Pero ang target nila is to release 1,000. Sana mas more pa kasi mas maraming tao ngayon. At least, pag ilangay, nakunan ko ng video, 1,000 sa dulo. Kuwawa naman yung isang yun. Yung 1,000 yung kanina. Pasok niya. Fairness. Dala-dala niya yung bahay niya. Sabi niya, pogi ka daw. Pogi ka daw, sabi niya. Ganon? May ganon talaga? Yes. May fan. Siya nga nagpapunta sa'yo. Graduation pa kami ngayon. 12. Oh my God. Habang tayo dun? Oo, punta ako dun. Vlog mo yung graduation. Si Bangor ang mag-award. Ha, talaga? She's awarding it. Anong number niyo, te? Ay, God bless you, 275. Ang aga mo. Ay. Hindi, pero tama mo niya kung saan kayo. Ipila mo lang. Oh, social distancing po. 1 meter away na lang kasi hindi na kaya ng 2 meter. So. Nag-live yung mga police kanina. Oh, ano? Baka mamaya masok ka tayo next week, wala na yun. Wala ka makarinig ko. Ibayabot ka sa kayo si Matt. Si Mami. Si Sir Kiko. Ano po naman yun? Oh, tama, ikaw, ano? 300 yan, 300. Hello! 300 na, nakapasok. Nakapila pa rin naman. Ilan na kaya ng process, ano? Si Sir Willie, oh. Frontliner. Mismo. May frontliner din doon, eh. You know, frontliner. Basta po. Buti na lang malamig ang panahon. Oh, well, OMG. Windy. Ma'am, usog kayo yes, dito. Perfect. Ay, dito din pala tayo. Makalat-kalat kami. Usog pa, usog. Uy! May nahuhugot pa rin ako sa gilid mo. Ano ba naman mayroon pa? Kaya yung pantalo ko, nabubwisto ko. Ikaw na, no? Sabi ko, wala ka ito. Mabot na 245 kanina yung viewers, ha? Ang galing, ha? Ah, okay. Do you still have questions, Miss Gay? Nasagot na kita, ha? Before sila naglipat. Wala pa rin till now. Wait na lang po ba ako sa tawag nila? Miss Gay, nasagot na po kita. If that's your problem, yung November na passport mo na magpapasa na, you can come tomorrow. Pwede ka na po magpa-renew and extend din at the same time. Yung po yung sinagot ni, Assistant, ni Vice Consul Adrian Bakay kanina. Rudy Gonzaga Herada, good morning. Ano daw po? Good morning, madam. Pwede po ako pumunta next week. Expired ang passport ko November 2021. Kahit bukas po, pumunta ka na. Hi, kilala Nunag Nicole. Pa-share po. Apo. Anong account naman? Anong TikTok? Ay. Ito po. Paano ako? Iano kita? Sige po. Para sure. Share din po. Ha? Ko sa imo. Ay, ikaw galit ka ba, Bacolod? Ito ito ka ganyan. Ay, ito pa na. Sa Facebook? Facebook, ayan. Jane Alaska. Jane Alaska vlogger. I-live ko na nga rin to sa iyo, YouTube ko. Ayun, ma'am. Ay, opo. Yes po, ayan. Oo. Oh, yes po. I-like mo yan, di ba? I-like mo na, okay na yan? Oo.
Pag nilike ko, ma'am, okay lang yan. Kailangan nyo manood sa video. Oh, like. Like lang? Yes, po. Sa YouTube, ito po, i-like ko na nga rin. Ito po yung YouTube ko. Uptown Goddess. Kilalive ko na nga rin sa YouTube. Goddess po yan? Oo, Uptown Goddess. Ay, ano, naka-live pala siya. Oo. I-live ko na rin sa Uptown Goddess. Ay, nasa Facebook. Tignan ko sa page niya. Ay, nasa ang sa inyo po, ano? Live ko na nga rin. Mag-heart tayo. Nag-CR pala yung nakita. Nag-heart ako sa live niya. Ay, thank you. Oh, nanonood ako sa live niya ngayon. Pwede magtanong sa client ako sa dito sa gilid. Sige po. Wala, nandito. Wala. I-live ko na nga rin sa, ano, sa YouTube ko. Uptown Goddess. Uptown Goddess. Kasi yung iba sa YouTube nanonood din. No? Salam. Oo. Ganun talaga eh. 300 hanggang 300 pipes. Oh, 300 pipes. 300 pipes. Eh, ano yung maliit na dito mo na dito. Ma'am! Di ba ano pa rin yan ng diretso dadali pa sa MOFA na? Alin? MOFA tsaka MOI. Oo, nga dadali pa sa MOFA. Oo, so, may pa-reduction na sila ngayon. Kasi yung queue. Queue mahaba. Hindi, pero pag gabi doon, mga hindi, appointment yun. Hindi, appointment pa rin. Oo, oh, online appointment ng ano, ang MOFA. Ay, no, sinasabi ko sa kanila, pag gabi sa kanila, bigay na nila yung passport, mandot lang. Hindi, kung paano kung individual ka naman? Hindi, yan. Dapat yung mga limanggap na. Karamihan kasi na yung sa mga visa 18 ba, MOFA, ano, sa individual, MOFA, tsaka MOFA. Dalawa yan. Pasingiti mo na. Kaila, interview mo na to. Pasingiti mo na yan. Ang ating ask for, hindi, bukas na yan. Tawan natin ang para. Hindi ko nga pinapapasok ko yun. Kaya nga, inaway ako ni Kuya. Alam yan, advice. Ang hirap ka. Alam po. Busa sis. Okay naman po. Busa ating ano, ang check-in ko ng ASPOC. Hindi, magkakalala ka naman. Wait lang, kasi inaano ko nga, inilalive ko sa... Nakalive ko ba? Opo, nakalive yan. Huwag ka mag-aalis. Alam po, inilalive ko din dapat sa ano yun. Ang tagal naman eh, ang alas nis pa lang sa po. Kausap ko lang. Sir, anong balita sa anak? Ang balita niyo siya? Yes! Dapat kasama kayo. Magbubukas na. Hindi nga dapat kasama. Kasama ko siya. Ay, taga lang po. Ewan ko. Ayente. Ayente siya. Ha? Ayente ka taon. Ano yun? Ayente. 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 Ayente.
Tinda niyo yung nandun sa kaap. Ilang ka sila sa ilang mga? 20 lang, 20. Anong numero? Ilang yun? Hindi ko ma-upload, bakit? Gosh.
Ha, ano po? Hindi ko pa po alam eh. Doon po yung nag-a-announce ng number si Sir Willie. Hindi pa makita. Ibig ko sabihin, yung 300 to those watching po, Ali, pa tayo sa Uptown Goddess sa YouTube channel ko po. Lipat muna tayo ha. Total naman marami na kayo masyadong footage because padating na si Ambassador, so I have to go live on our YouTube channel. Last man, first man dito, 5 o'clock. I'll finish this po. Sagutin natin uli mamaya yung mga tanong nyo doon.